and welcome back po sa aking channel. Ako nga pala si Lai and welcome to my garden. And sa araw po na ito, ako po ay magtatanim ng and sana po kayo po ay mag-enjoy sa aking video dahil mag-share po ako ng aking ideas kung paano magtanim ng patatas kahit wala kang enough space. Ano nga ba yung kailangan natin sa pagtatanim ng patatas? Siyempre una, kailangan natin yung patatas. Yung ating patatas na tubo na. Ito po ang aking patatas. Pinatubo ko to is more than 1 month. Ayan, gilid sa nilagay ko sa loob ng paper bag. Tapos within more than 1 month, ayan, tumubo na yung ating patatas. Ganyan lang po kadali magpatubo ng patatas. Ikip mo lang siya sa kung saan mo siya gustong ikip at huwag mo lang siyang galawin para magkaroon siya ng mga mata. Yung mga mata na yan, yan yung ano natin. So, magtatanim na tayo. Ano nga ba yung kailangan natin sa pagtanim ng patatas? Yung pagtatanim ko po ng patatas ngayon, itatanim ko po sa sako. Kasi ito po ay swak na swak po ito doon sa mga kababayan natin na walang enough space. Ayan, pero gustong-gustong magtanim. Ito po yung video ito ay para po to sa inyo dahil magtatanim po tayo ng patatas sa sako. Ayan. Ano yung kailangan natin? Siyempre sako. Meron tayong sako. Tapos kailangan, yung patatas kasi is madali lang silang alagaan. So, kapag nagtanim tayo ng patatas, hindi na tayo mangamba kasi kapag ayan po ay inilagay natin sa lupa, tutubo na po yung patatas natin tapos aantayin na lang natin siya ng harvest time. Pero take note po, ang patatas po ay gustong-gusto niya po sa mga lupa na mayayaman sa mga organic na materials. Ayan. Gustong-gusto niya kahit hindi mo na siya lagyan ng abono or yung pataba, as long as yung lupa na gagamitin ninyo is mayaman sa organic. So ako po ay gagamit po ako ng organic, mayaman po sa organic kasi nagpa-practice po akong mag-gardening without any chemicals kasi urban gardening lang naman ako. Kaya more on organic talaga yung aking tanim. So nandito po yung ating sako, ayan. Ito po yung sako ng feeds ng aking mga manok. Inipon ko po siya. So tutupiin lang po ninyo yung sako pag ganito. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng lupa sa loob. Itong lupa na gagamitin ko is very rich po ito sa organic. Ayan. So ganito lang yung ating sako. Ayan. May na-prepare na akong marami doon. So tutupiin lang natin. So ayan po, kung nakikita ninyo, meron na po akong mga nakasako na mga lupa. And dito sila, bali 30 piraso po yung aking ginawa. Tapos nandoon po yung patatas natin. So magtatanim lang tayo ng patatas. Ito po yung pamamaraan ko is ano na rin to, kumbaga pagmumulat mata sa ating mga kababayan na hindi naman natin kailangan ng malaking space kung gusto talaga nating magtanim. Yung bidyong ito ay ano lang, yung paghihikayat ba, lalo sa panahon ng pandemya, na kapag gusto mo yung isang bagay, may paraan, na kahit wala kang, paulit-ulit tayo, na kahit wala kang lupa na pagtatamnan, ay pwede kang magtanim sa mga sako, mga container. Ayan. Sa susunod kong mga video, ipapakita ko rin sa inyo yung mga iba pang mga gulay na aking itatanim sa sako at saka sa container. Ayan. Kasi gusto kong magbigay ng ideas kasi nakikita ko kasi sa panahon natin ngayon, kailangan nating maging wise. Ayan. Kung gusto mong magtanim, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. So, ayan. Mag-uumpisa na tayong magtanim. So, nandito po yung ating patatas. Ayan. Pagbubukurin ko lang yung mga patatas na meron akong pula. Meron din akong mga cherry na patatas. So, kapag nagtanim tayo ng patatas, dapat yung mata ng ating patatas is nakatingala pataas. Kasi, para mabili siyang lumabas sa ating lupa. Ayan. So, magtatanim lang tayo. Dito.
So ayan na yung ating patatas na ano na natin sa sako, isa-isa bawat sako. Ayan yung patatas. Good boy, Marcy. Ayan, tatabunan lang natin yung ating patatas. At nakaganito. At dyan lang po nagtatapos, mga kaibigan, yung ating video po today. Natakpan na natin yung ating patatas. So ganyan na kadali magtanim ng patatas sa sako. At sana meron po kayong natutunan sa video at umpisahan mo na rin magtanim ng patatas sa sako. So ayan po, maraming salamat po. And happy gardening po sa ating lahat. Bye bye po and mag-ingat po kayong lahat.